thank you sa bagong laptop. May bagong sponsor na naman si Ace sa atin na laptop. Sponsor? Sponsor ba to? Nagbibenta lang talaga ako ng laptop para may pakita sa inyo. Pero by the way, eto, may bago siyang dumating na laptop. And I don't know kung gaano ba siya kaganda. Yeah, unboxing natin. Fresh na fresh. Mamaya ako nasasabihin sa inyo yung model. Pero, papakita ko na sa inyo yung... Yan. Sa loob ng box, may kahon. And then, ganyan lang siya kanipis. Sa loob ng kahon, may box. Ganyan siya kanipis. Dalawang guhit. Tapos yung ano niya. Yan. Diba? Liit lang. Okay. Sa loob ng kahon, may sleeves. It means Zenbook to. Sa loob ng kahon, may another kahon. Uy! Bato si Cinderella. Ayaw lumabas. Ayan. Ayaw magpalabas ng sapatos ni Cinderella. Yun. May kibla. Kibla ka na, baby. Exciting, di ba? Sa loob ng kahon, may isang maliit na kahon, may malaking kahon, at may leather. Sleeve. Okay, wala na yan. Sorry. Nice. Okay, game. Exciting na ako. Exciting, excited. Paano ba siya bubuksan? Okay, syempre, dandahanin natin siya. Gagawin natin parang babae ang paghiwa. Hindi, parang ano yan. Kailangan din mo bibiglain para hindi dumugok. Alright? Andahan lang. Para hindi masyado masugata. Kailangan hindi siya masugata. Ay, putik. Nako. Hala, nakap ko yata. Hala, nakap ko. Hindi pa pala yan dito. Nakap ko yung karton, sorry. Tirayin na lang natin yung plastic. Iningatan ko paman din siya. Ayan. Sa loob ng kahon, ay na plastic niyo kahon. Tandaran. Oh, mamaya na. Ito muna tayo sa maliit na kahon. Ito, dandahanin natin sa patos ni Cinderella. Alright. Malay natin at OG pong dito. Ito yung box yun ng iPhone. Ano may iPhone? Ay, sabagay. Mukhang sa ngayon. Kasi yung iPhone dito. Pro Max. Yan. Oh. Pro. iPhone Pro. Ang bibenta sa Asus. Surprise! Sa loob ng kahon, may charger. Yan. Ang charger na ako. Uy, Type-C. Antayang kuha niya is 65 watts. 20 volt, 3.25 ampere, 65 watts. USB Type-C. Set aside natin siya. And may kasama po siyang USB Type-C and 3.5 mm. Ito. Tapos wala na siyang laman. Okay? Wala na siya. Yan. Okay, next. Ito na. Ang pinakahihintay natin. Wala kami ditong sound effect ah, kasi wala naman akong editing skill. Tantararan! Zenbook! Ayan. Zenbook. And dito sa loob, pero bago natin siya buksan, tingnan muna natin yung laman ha. Laman ng maliit na kahon. Warranty. Oh, di ko na papakita muna yung model. Mamaya na tayo. Ayan. Mga warranty information. And sa loob ng kahon, meron pa ba? Wala na. Ah, wala na, wala na. Okay po. Dito tayo. Sa sleeves niya. Sir, pero mas okay po talaga. Parang na-desk. Okay na, okay. Ayan, dyan sa sleeves. Ayan. Hindi tayo report pa ito. Napakabigat. Iingatan nyo hindi maputi yung plastic. Ayoy. Okay. Hindi natin. Sa mga dito sa inyo. Okay.
Bago natin siya buklatin, tingnan muna natin yung kanya buddy. Dito muna tayo. Asus ZenBook S. World's thinnest and lightest 3x2 3.3 kilogram laptop. Tama ba? 2.3 kilo? 3 kilo ba ito? 1.2. Pero parang 3.3. Okay, ito pa yung ano niya. Centimeter and 1.35 kilo. Okay, 3.3K touchscreen up to 12 hours. 67 watts high capacity. Full I/O support. Alright, ngayon. Ayan, tanggalin natin. Ay, masisira. Sira. Okay lang na siguro tanggalin. Para makita niyo ng kabuuan. Very light. Light. Pero made from aluminum. Ito, made from aluminum. Yan, makita niyo. Aluminum. And sa side niya, meron siyang gold-plated lining. Ito yung HDMI niya, USB Type-C, kung saan kayo pwede mag-charge, gamit ito yung charger. Thunderbolt. Thunderbolt siya, and then light indicator. Ito, makikita niyo yung kanyang finishing touch. Meron siyang lining, ano to? Bronze ba to? Gold. Copper. Yan, copper bowl. Ito, micro SD reader and USB 3.0. ZenBook series, yan. Ito yung kanyang ventilation sa ilalim, sa likod. Tapos, ito kayo. Ito made from plastic yung likuran niya dito. Tama, plastic. Carbon plastic, yan. Meron siyang intake, speaker, and then the logo of Windows 10. Yan. Dito naman tayo internally sa loob ng kanyang interface. Touchscreen ba ito? Opo. Ayan, full touchscreen po itong kanyang LCD. Ayan. Glossy. Meron niya rin siyang IR recognition. Ayan. Makikita niyo. Makikita niyo ba sa salamin. Ay, bagong-bagong labas niya. Tapos ito yung may lining siya ng bronze. Ayan, susubukan natin siya. I-power on. Ayan. Pag bumili po kayo ng laptop na to, may kasama na siyang Microsoft Office Home and Student 2019. Included na po yan. No need to purchase additional software ng Microsoft Office. I-try na natin siyang i-boot up kung gaano yung kanyang full specs internally. Kasi kung sakaling bibili kayo, alam ko i-review nyo kung ano yung kanyang specs inside. Okay, wait lang natin siya mag-power on. Tapos, ito, explore lang muna natin yung kanyang keyboard ano, while nagbo-boot up pa siya. Dito sa keyboard niya, makikita niyo, chiclet keyboard siya. And then, premium quality yung key niya. Hindi siya yung basta-basta plastic na nadudurog pag na-over-pindot. Meron din siyang mute, volume down, up, and bright down, bright up. Pati yung disable ng trackpad and then keyboard lights. Projector, lock and camera on and off. Just a moment. Okay guys, meanwhile, habang nag-boot up siya, pakita ko muna sa inyo yung iba namin paninda. Para just in case naman na may kailangan pa kayo pang-reference mode sa laptop. Dito po pala, meron akong mga graphic card. Yan. Asus graphic card. Yes. Asus, and then also Asus motherboard. Ito na si Kijo. Asus motherboard. Yan. Kung meron kayong mga gusto bilhin, pati mga peripherals, meron din kami. Yan. E-explore kayo ng aming cameraman. Camera woman. Siya po si, tago na lang natin siya sa pangalan. Tago na lang.
dinadalhin natin sa pangalan din din sa kapatid na. Papa kung sineset up natin yung laptop na i-demo natin sa kanila. Okay, papalik tayo. Eto na po. Nalito po yung pangalan natin. Okay. Okay guys, habang naglo-loading siya, meron lang pong i-highlight sa inyo. Pag bumili po kayo ng laptop sa akin, pag, hindi na pala sa akin, sorry, sa amin, sa Asus, meron po kaming platinum protection warranty sa first year na pag-purchase mo. It means, pag nagkaroon ng physical damage yung laptop mo or accidentally damaged, hindi po sinadya accidentally, ang sample na durog ng LCD mo na hindi sinasadya, covered pa rin po siya ng 1 year ng warranty natin for the first year. And ang babayaran nyo na lang po is yung 20% ng hardware damage. Tapos libre na po yung labor fee. Tapos hindi siya po hindi siya voided warranty, continuous pa rin. Tama, 2 years pa rin yan. Pero one time lang magagambil yung kanya platinum protection. Ayun po, ayun ang kagandahan pag bumili kayo ng Asus laptop. 2 years warranty ka na, 1 year platinum protection, meron ka pang 7 days outright replacement. Okay guys? Yan. Tapos international warranty pa. And nag-accept na rin po kami ng Leica payment. Leica Virgin. Leica, yan. Kung gusto niyo pong mag-purchase ng laptop gamit ang Leica, pwedeng-pwede na po kami mag-accept. Ang 1 Leica gem is a kumbas ng 1 peso. Kaya marami na po kaming customer na nag-a-avail ng Leica na bumili ng laptop gamit ng Leica. Kaya gawa na rin kayo ng account. Follow nyo na rin po yung Facebook page na Facebook page. Yung Asus page namin sa Leica. Yan. Yan. Ayan yung aming page. By the way, punta na po tayo dito sa ating laptop. I-open na po natin siya. First things first, alamin natin kung anong processor niya. Ito po ang kanyang processor. Ayan. Okay, focus po. Ayan. Nagre-reflect yun. Yan, lapit mo siya. Dito po yung kanyang processor, 11th Gen. Intel Core i7 11th Gen 1165G7 2.8 GHz yung kanyang base speed. Pero nag-overclock po ito ng hanggang 3.2 GHz. Para malaman po natin yung kanyang number of cores, ito po, sa ilalim, number of cores, 4. Yung kanyang threads is 8. Ito po, huwag kayo malilito, yung logical processor is threads. Yung cores is yung, ano siya, yung quad core, core 2, ganun po. Tapos memory is 16 GB. With a frequency of 4,267 MHz and SSD. Ay. Terabyte. Okay. Tapos po, Intel GPU, Intel Iris Xe. Xe. Yan. Ang maximum shared graphic niya is 7.8 GB. Yan. Si Manong Guard kasi, nangangatok. Yan, kinakatok ako dito. Okay, tapos po yung wifi nito is wireless AX. Hindi lang siya naka-indicate dito kasi hindi ko siya i-connect sa wifi. Tapos check natin yung camera quality. Camera quality. Ito po siya. Yan. Ngayon, alam niyo na po sino yung nagka-camera sa amin. Itago na lang natin siya sa pangalan Jude. Siya po yan. Siya. Tago natin sa pangalan Jude. Yan. Ito yung quality ng camera. 720p HD. Check natin dito. Yan. 720p. 1280x720p. Right? Tapos meron din siyang IR. Okay. Yung kanyang maximum resolution is, talaga, taas na resolution niya. Wow!
4K ba to? Opo. Opo. Oh, 4K. Kaya mag-support ng 8K. Ito yung kanyang resolution. 4K. Ito po siya. Makikita niya. 3,300 by 2,200. Kaya kung makikita niyo po, outcast o outcast, very small na yung mga icon. Yan. Sa 4K display. Yan. Pag 2K display, yan. Ito yung 4K display. Napakaliit na po. Kaya kung mag-o-open ka ng iyong application, yan. Ah, hindi ako pwede mag-online. Sorry. Yan. Kaya ka na mag-open ng maraming window sa isang screen. Yan. Apat na window, di ba? Yan. Lalagay ko na lang yung description nito below. Tapos meron din siyang key. Key, namkey dito sa ilalim. Ay, ito pala. Yan. Subukan natin siya. Notepad tayo. Notepad. Very, very small ang ating notepad. Teka, lalakihan ko na yung screen ko. 250 HP. Okay. Notepad. Yan. Try natin. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And backspace. Diba? Tapos yung kanyang brightness ng ilaw. May ilaw siya. Para makita nyo. Yeah. May ilaw siya, diba? Tapos pwede mo siya. Hinaan. Yan. Ayan na. Ayan. Kailangan mo lang siya diinan na konti. Tapos pag i-off mo siya, ayan. On and off. Right? So guys, ano nga ba yung full model nito? Ang bibigay ko na sa inyo yung full model. Parang hindi na kayo mainit. Dito pala sa box. Ang full model po nito ay... Ito yung kanyang standard model, UX393E. Yung kanyang eksaktong model, ito po. UX393EA. Pag EA po, ayun yung may Intel Iris Xe. Tapos HK001TS. Ano po? Powered by Intel i7, 16GB RAM, 4K resolution, with 1TB NVMe SSD. Ayan. Medyo inaantok lang ako ngayon guys habang nagre-review tayo dahil si Manong Guard nainita. Wala tayo sa mood ngayon. Alright guys, malapit na kami mag 2K subscriber. Gaya ng pinangako ni Kuya Josh, magpaparapod siya. Kuya Josh, magpaparapod ka ba? Hi guys! Ayun, katulad ng sinabi ko sa past few videos guys, we're going to have a raffle to ganit namin yung 2K guys. We're going to make a video para dun sa ano, sa mechanics para sa magic sa raffle. And then, if ever guys, hindi pa kayo part ng Facebook page po namin, please follow us at Kuya Tech sa Facebook page. Soon, mag-link kami ng link namin for the Facebook page. And ayun guys, actually 10 na lang po kailangan namin for 2K and prepare na po kayo for the raffle po. On behalf of Sir Darren sa kanyang review ng Zenbook, and I'm here dito sa loob ng Asus po. At nakakatamad po ngayong araw na to, inaantok kami. Happy birthday sa OIC namin. Happy birthday to you! Tago pala sa mga. Yan. Okay, birthday ng OIC natin ngayon. Pero kasi alam nyo bakit kami inaantok kayo? Kasi busog na kami. Napasaya niya na yung mga chat namin. Kaya ngayon, ano na to, siesta time. Yan. Okay, alamin na po natin yung presyo nito. Ang presyo po nito ay tumataging ping na 99,995 pesos. Yan, 5 piso na lang, 100,000 na siya. Sa mga panatik ng Zenbook dyan, meron po tayong available Zenbook S13. Tama, S13, yan. Okay, panoorin nyo na lang yung full
full review natin. Okay, skip sa dulo para malaman lang yung presyo. Panoorin mo naman, sayang na may monetization namin. Yeah. Diba? Support local vloggers. Support. Support local vloggers, guys. Mag-skip yung namin. Advertisement namin. Okay, guys. Bye-bye.